natin siya bilang palaban na asawa at ina, pero ngayong gabi, ex sa hiradang saya dahil marami siyang masasabuging kwento sa kanyang palabang pakipagtsikahan at pakipagtawa na sa ating. Please welcome, Tita Annabelle Ruffa! Yes! Gandang gabi, Tita Annabelle! Maraming salamat! Kita mo ako dito. Ay, maraming salamat na pinagbigyan mo kami. Andito, maraming mahakot ako eh. Sa mga hakot ko yan, no? Makakalag-anak ko yan lahat yan. Beto po tayo, Tita Annabelle. Noon pa namin gustong i-guest to eh. Bisi-bisihan din kasi to si Tita Annabelle. Oo nga, kasi gabi kasi doon matanda na eh. O, hindi naman inantok, ha. Oh. Kahit maganda, makinang pa rin. Oh. Dapat makinang ka lagi, dong. Sobrang kinang, parang sa'yo. Ano ka ba, dong, baday? Ding na lang. Ah, okay. Ding. Oo. Bading kaya ding. Napakaswerte mo, dong. Alam bakit? Bakit po? Nung araw kasi nasa stage ka, nag-show, di ba? Nanood kami ni Eddie. Biro mo, Araneta, pinupuno mo na. Samantalang sa Amerika, apat lang nanood sa'yo, dalawa kami ni Eddie, anim lang. Biro mo yun, day. Binukihan ko na flop yung show ko dati sa Amerika. Panay order na order ko, hindi ayoko umalis. Kasi sabi ko, pag umalis, Eduardo lang ang tao dito, tayong dalawa na lang. Order ako ng order doon para sa'yo lang talaga. Ayan. Biro mo na mga swerte mo, ha? Tinan mo, nasa ABS ka na ngayon, pinanood ka na sa Amerika, tinan mo naman doon, ha? Ang haba-haba ng lakbay mo doon, grabe ka, ha? Oy, may suswerte pa ba sa liwanag na, parang sa'yo nang gagaling ang liwanag ng bird tooth, Tita Annabelle? Napakakinang mo. Di naman. Alam mo kung ba't din ako swerte? Kasi meron ako mga ano, meron akong mabubuting mga kaibigan. At alam mo kung sino yun? Yung lalong-lalo na yung anak mong si Mond. Oo, oo naman. Oo, sobrang close kami nung anak ni Tita Annabelle na si Mond. Swerte kasi yun eh. Kaya yung swerte niya, naha-ano ko sa'yo. Nasi-share sa'yo. Yung swerte ko na galing talaga kay Mond na lang galing sa'yo. Oo naman, di ba? Bongga, palaban talaga. Alam naman nating lahat, palaban si Tita Annabelle. Hindi lang ngayon, lalo na dati, palaban to pagdating sa pasiksihan, di ba? Siyempre naman. Hindi ka nagpahuli? Hindi talaga. At meron ako mga pruweba, eto. Book! Grabe, ano ba yan, dong? Saan manggaling yan? Ay, naku, kinuha ko pa yan sa ano, sa wallet ng tatay ko bago siya pumanaw, bit-bit niya yan. Yan ang pinag-awayan nila ng nanay ko. Ang sexy, oh. Ilang taong ka dyan, Tita Annabelle? Secret. Ang ganda mo, ang ganda ng mukha mo, at saka ang sexy, oh, ang haba. Pero masi ganun kagandang katawan ko, hindi pa rin naloloko sa akin ang asawa ko. Hindi pa rin? Hindi siya na naloloko sa akin, hindi siya na-inlove pa rin sa akin. Oo nga, bakit ganun ang problema dati? Parang hindi, mas nauna ka na-inlove kay Tito Eddie kaysa na-inlove siya sa'yo. Oo naman, kaya lahat ng klaseng pa-sexy ginagawa ko na. Todo na tapos, to eh. Tapos, maglalakad ako sa kali, hanggang ganito ang iksin ng damit ko, tapos nakaganyan lang ako. Luwa akong luwa. Oh, yes, minsan wala na nga. Oh. Ano yan? Di ba nag-artista ka din, Tita Annabelle? Matagal kang nag-artista ba? Hindi naman, kasi pinasok ko mag-artista. Gusto ko lang talagang masalubong yung aking idol. Baka sakaling ma-offera na partner ko siya. Para kay Tito Eddie walang, walang pinalad. Hindi ako napalad na ganyan na nakuha ko sa showbiz na siya maging ka-partner ko. Siguro nga kasi mahirap ako sa dialogue, kasi Bisaya, matigas na matigas ang aking mga dialogue ko sa ano sa pelikula. Pero sexy ang mga pelikula mo, ang mga roles mo dati, puro sexy, di ba? Anong mga roles mo dati, Tita Annabelle? Pa-sexy lang. Tatakip ng buhok, yung boobs ko. Takip ng mga dahon-dahon. Ako si Eva. Adan ang ibang aking pelikula nung araw. Tapos, ang nakatakip lang sa katawan mo, ahas lang, ganun lang. Hindi naman. May mga dahon-dahon. Ganyan. Dahon-dahon lang parang siya. Parang pose mo dati, yung mga sex. Pati kapag mga ganyan, mga pose. Ganyan, mga ganyan, mga ganyan. Alam mo, nung araw. So, mas sexy ka kay Ruffa? Super naman. Si Ruffa na hindi mo kapansinan ngayon, nakarating sa kasi si Ruffa, magaling na siya mag-English, maganda lang siya. Pero kasiksihan, wala, talbog talaga siya. Inokray talaga si Ruffy. Oo naman. Mas sexy ka talaga kay Ruffa, no? Oo hindi naman. Papatalo, hindi ko talaga papatalo. Pakitaan mo nga kami, Tita Annabelle, yung pinakabongga mong post. Yung talagang mahihiya na si Ruffang magpa-sexy kasi sa belo. Kasi dati kasi sa fashion show, ganyan lang. Ganyan lang dong, sa fashion show naman yon. Fashion show? Anong suot doon sa fashion show? Wala. Ano lang? Kasi gusto ko nga tagang mapapansin. Kasi alam mo ikaw, pagpasok mo sa showbiz, hirap din naman, kala mo ba? Hirap ah. Gumawa ka ng gimmick, gumawa ka ng paraan para mapansin ka. Ang paraan ko, na maganda katawan ko, pinakita ko. At para mapansin ni Tito Eddie. Ano pansin talaga niya? Kaya, umpisa talaga yung aming pagdi-date. Gandang gabi ka, pamilya!
magandang maganda tayong lahat.